guys. Let's go in. Crispy chicken skin. Ayan, mga parang hopya. Bawal yan, ha? Ayan, tignan natin dito. Yung pabango. Ayan, mga tourist map. Nasa likod ko lang mismo yung Dome of Light. Saka super safe dito sa Kaohsiung. Tignan nyo naman, no? Ang tahitahimik ng kapaligiran. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, another series, another travel destination to visit. And pupunta po tayo ngayon sa Taiwan. And actually, today, ngayon po ang ating fifth time. Like, fifth time natin sa Taiwan dahil nakita nyo naman doon sa previous vlog ko doon sa 48 hours in Taiwan. Nanalo po tayo. Ayan, ilalagay ko dito na naka-overlay yung video na nanalo po tayo doon sa Lucky Land. And actually, yung mismong price nun is a hotel voucher siya. Start. Okay, scan natin dyan yung QR code. Wait. Ayan, panalo ako. OA. Ano? Mamimila ko isa, no? Wait, I will click one. Oh, 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 sorry, so nanalo ko. Paano yun? Ba't nawala? Okay, ang OA niya, guys. Sobrang OA niya. Mga malas. So kami kakain si Ivan, iwan namin siya mamaya. Oh, tuwang-tuwa. At dapat lang siyang gamitin within 90 days. Kung hindi ko gagamitin, hello po. Kung hindi ko gagamitin, ma-e-expire. So ngayon, ito lang yung available time ko. So nasa Taiwan po ako no first week of July. At ngayon, last week of July, bumalik tayo. O di ba? Ganun lang kabilis. Kaya inisip ko, okay, hiyaan na natin. Bumalik na lang ulit tayo kaysa masayang, di ba? And mamaya, ibibida ko sa inyo ang mga haganapan. Pumunta na muna tayo sa PAGS dahil ngayon po kasi yung araw na kinabukasan nung nag-IT problem yung lahat ng Microsoft system. So yun, andito na ako ngayon dahil napakahaba ng pila. Like, naapektuhan lahat ng flights. Like, kahit ngayon naapektuhan, so napakahaba doon sa mismong check-in area. Pero buti na lang sa immigration, tapos doon sa mismong security check, wala. Malamig! Wow! Okay guys, andito na tayo ngayon sa PAGS at ngayon na-explain ko sa inyo yung mga kaganapan, okay? So, di ba kasi ngayon ay July 20, so July 19 nangyari yung Microsoft na nasira yung system kaya lahat ng airline apektuhan. Kaya yung mga ibang canceled kahapon ay ngayon mga nagpuntahan, ganyan. Kaya napakahaba ng pila. Buti na lang pinrioritize yung on-time na flight ng Kaohsiung. So, ayan, andito tayo ngayon. And after nun, walang tao. Alam nyo ang weird, ang daming tao sa check-in area, pero doon sa mismong immigration area, kukunti lang yung tao. Kaya ang nangyari, nung nandun ako sa security check, tas immigration area, walang katao-tao, ang bilis-bilis. Like, na madali nga ako mag-ayos ng e-travel. Kasi usually, di ba, sa bahay ko minsan inaayos yung e-travel. Kapag ka nandito sa airport, nakasanayan ko na inaayos ko siya either sa check-in area or doon sa immigration area kasi ang haba ng pila lagi. Pero ngayon, wala. So, yun. Tapos, bigla na ako napunta sa immigration. Then, ang tanong sa akin ay kukunti lang. Ang tanong lang sa akin, ano yung work ko? Kailan ako babalik? Yun lang. Dalawa lang pala yung tanong, ano? So, yun. Ano work ko? Kailan babalik? So, sinabi ko, ako po ay content creator, vlogger. Then, okay na. Ay, hindi. Yung pa pala. After kong sabihin yun, tinanong kong kung ilang taon na daw. So, sinabi ko, apat. Then, yun. After nun, tinanong na lang kung kailan ako babalik. Sabi ko, July 20 po ako ngayon aalis. July 27 naman ako babalik. Kasi ang ruta natin po sa trip na to, medyo i-spoil ko na, from Kaohsiung to Taipei. And, yun ang magiging siste. Ay, siste. Yun ang magiging mangyayari sa entire travel series na to. So okay, bago ko pa marinig sa inyo o bago ko pa makita sa comment section, bakit na naman ako bumalik sa Taiwan? 'Di ba nga tulad ng sinabi ko sa inyo, nanalo nga ako ng Lucky Land, guys. Hindi na talaga ako babalik ng Taiwan, kaya lang kasi sayang din naman kasi hotel vouchers, 9,000 pesos din 'yon. So pinakinabangan ko na din, 'di ba? Kaysa naman masayang, eh hindi siya transferable. Hindi siya pwedeng ibenta. Kailangan ko sino nanalo, siya yung mismong gagamit. At ngayon lang yung available time ko, kaya ngayon ko na lang din ginawa, ano. Tapos sabi ko nga din sa inyo, gusto ko mapuntahan yung Tainan. Tapos yung Chai, kung saan sinuting yung mature garden something. Though, parang grade school pa lang ata ako nun. Or kinder prep. Nung pinalabas yung mismo mature garden. Nakalimutan ko na. Pero ilalagay ko na lang sa baba. Kung anong grade ako, kung anong kinder, or kung ano pa mang tawag dyan. Ganun. Tapos, alam nyo, share ko lang sa inyo. Kasi meron ding mga nagtatanong sa akin sa YouTube live. Nagla-live kasi ako dito sa YouTube minsan, guys. Once a month lang ako usually mag-live. At nung nag-live ako, 5 hours kong kausap yung mga viewers natin. At alam nyo, ang dami nagtatanong sa akin. Kung ako daw ba ay, ano daw ba yung kurso ko? Saan ako graduate, ganyan. At ngayon, gusto ko lang i-share sa inyo dito din sa part na to dahil super sentimental po ng buwan ngayon. Actually, this day, dahil
exactly 2 years ago. 2 years ago exactly, tayo po ay graduate ng college. Tayo po ay nag-take ng Bachelor of Science Information Technology sa Wesleyan University, Philippines, sa Nueva Ecija. Okay. So yun nga yung tanong nga sa akin ng mga tao dun sa YouTube live. So ako po, graduate po ako ng college, 4-year course, BSIT sa Nueva Ecija. And sinabi ko din sa kanila, may mga nagtatanong kung Tomasian daw ba ako o kung nag-aaral daw ba ako dun sa Big Four, ganyan. Hindi po ako Tomasian, hindi po ako UP graduate, hindi po ako nag-aaral sa Ateneo. Nakita nyo naman yung salita ko, diba? Konyo-konyo ba ako? Ganyan. So, sinabi ko din sa kanila na dalawang school lang outside Nueva Ecija ang gusto ko. It's either UST or SLU. Sa Baguio naman yun. So, tinake ko dun sa dalawa. Kung if ever, dun sa SLU, marketing yung inano ko dun. Pero hindi ko tinuloy. Sa UST naman, hindi ko din tinuloy. Pero marketing din if ever ang kukunin ko doon. Pero doon sa amin, sa Nueva Ecija, IT yung kinuha ko. O, diba? Ang galing. Okay, kakain na ako dahil konti na lang time ang time natin para mag-intay-intay dito para mabusog na tayo at mamayang gabi ay kakain na lang tayo sa night market. Bumili po ako ng eSIM. Ayan, ito yung binili kong eSIM. Itong Taiwan eSIM. Then, 8 days yung binili ko para sure na sure. Tapos, ano siya? Yung data package niya, daily 3 gig plus unlimited. So, parang feeling ko yung 3 gig na yun. Yun yung capping na mabilis na mabilis. After, magiging normal na lang yung bilis. Then, data only siya. Okay? So, if ever, kung i-avail yeah, nito, yung link nasa iba mo. Also, you can use my code for Unclock para magkaroon ng extra 5% off discount. 5 times yung pwedeng magamit yung code na yan. Okay? Yun lang. Share ko lang. And, we're done kumain doon at magpakabusog. At ngayon, pumunta na tayo sa ating gate. Gate 102. Alam nyo, share ko nga lang pala sa inyo. Kaya din ako bumalik sa Kaohsiung. Diba second time ko na itong sa Kaohsiung ako lumapag? Dahil po ito sa purpose na para ma-cater ko naman ang mga future travelers sa Kaohsiung na nag-book via Cebu Pacific and Air Asia. Kasi diba mayroon nga direct flight from Manila to Kaohsiung, yung Air Asia, at ngayon kabubukas lang ng flight from Manila to Kaohsiung via Cebu Pacific. Kaya ako, ikaw, kung pupunta ka ng Kaohsiung, para sa'yo to talaga. Para sa'yo kaya ako to ginagawa. Nakakatuwa. Ngayon na lang tayo uli nag-fly here ng hindi gabi. Diba? But normally, evening flight tayo lagi. Kasi yun yung seat sale eh. Eh, ito kasing ticket natin ngayon. Hindi ito seat sale kasi diba nga biglaan nga to. So, yung price nito, one way Manila to Kaohsiung with 20 kilo baggage. Dito, ilalagay ko dito sa screen yung presyo. Ayun guys, let's go in. Boarding time na. Kaohsiung International Airport. We are pleased to inform you that we have landed 23 minutes ahead of our schedule. The local time now is 33 minutes past the hour of 5 in the afternoon. Okay guys, touchdown dito sa Kaohsiung, Taiwan! And actually, second time natin dito. And share ko lang sa inyo, doon nga pala ito nasa aeroplano, bibigyan kayo ng ganito, arrival card to, okay? So, kailangan nyo fill out on yun. Kailangan ilagay doon yung family ninyo, yung given name, and etc. Okay? So, magpunta na tayo ngayon sa immigration. Tingnan nyo yung itsura. Ito yung itsura ng arrivals area. So, pwede kayo dito kumuha ng mga cards. Though ako kasi ito lang yung dala ko. Nakapakpak lang ako, kaya hindi ko na need yan. And actually, may araw-araw pa. Nung nakaraan na nagpunta ako dito, papalubog na yung araw. So, ito po ang itsura. Wow, ang ganda nito. Ang ganda, mayroong mga poster-poster dyan. Kaya lang, hindi ko alam kung mapupuntahan pa natin yan because napakadami po nating nakaplano ngayon. And actually, yung itinerary ko ngayon ay pinlano ko lang kagabi. Kasi guys, gusto ko mapuntahan yung Chari, tapos yung Tainan, di ba? So, share ko lang sa inyo na kapag nga pala pupunta kayo dito sa Taiwan, bawal nyo itong dalhin. Ayan, bawal po kayo magdala nito. Crispy chicken skin, ayan, mga parang hopia, bawal yan ha. Ayan, mga meat, bawal ang meat. Ayan pa. Napakadaming bawal para maiwasan yung mag-fine kayo. Yun yung kaibahan sa pagpunta dito sa Taiwan kumpara sa pagpunta ng ibang bansa. Kapag ka dito sa Taiwan, medyo strict sila sa mga dinadala yung pagkain. Kasi parang pinaniniwalaan nila yung iba merong virus or something, which is good naman. Talagang kinokontrol nila yung mga papasok sa bansa nila. Kaya iwasan nyo ha. Yung mga pinakita ko sa inyo kanina, kung may hindi ako nabanggit pero nakita nyo doon, huwag nyong dadalhin. Ayun guys, paglapag nyo dito, meron dito Everest Duty Free. Ayan, may mga liquor, confectionery. Ayan, tignan natin dito.
yung pabango. Wait, meron akong nabasag na pabango, guys, na binili ko yun doon lang mismo sa mismong bahay. Di ba kabibili ko lang yun sa Japan? Ito yun, oh. This one. YSF 3,910 NTD. Oh my God. Tingnan natin kung makakabili tayo niya pagkapabalik. Tara, bumaba na tayo. And ngayon, i-airport tour po kayo. Naalala ko kasi noong nakaraan, hindi ako nakapag-tour gaano. Hindi ko kayo na-tour sa kung ano pa man mga dapat nyo makita dito. Pero ngayon, detalyado ko pong papakita sa inyo. Ultimo CR. Sabihin nyo na naman kung ano-ano mga binibidyo ko. Pero gusto ko kasing ipakita ito sa mga taong hindi pa nakakarating dito. Para mayroon silang idea. Okay, finally, nakatapos na tayo dun mismo sa immigration part. At wala namang tinanong sa atin. Alang extra tanong, kundi nagpa-picture lang tayo dun sa mismong parang webcam nila. Plus yung dalawang daliri natin ito. Tapos yung sa kabilang kamay ko, hawak ko kasi camera, hindi ko maano. Ginanon lang. So, fingerprint lang. Ngayon, pumunta na tayo sa pag-claim ng ating mga maleta. I mean, maleta lang pala. Isa lang yun. Ayan ang itsura ng baggage claim area dito. Diba? Antayin natin yung atin. Ayan na. Panayin na natin. Let's go. Okay guys, so nakarating na tayo ngayon dito sa mismo arrivals area. Nakalabas na tayo dito sa mismo may security check, tas baggage claim. So ngayon, papakita ko sa inyo. Ayan ang itsura na makikita nyo dito sa arrivals area ng Kaohsiung. Tas doon tayo lalabas. I mean, doon tayo lumabas. Ayan, dyan tayo lumabas. And ayan, as you can see, meron dyan mga arrivals thing. May mismo mga screen. Tapos paglabas nun, dito sa side na to, mga bilihan to ng SIM card. So if ever kung magpipick up kayo via, tapos nagbook kayo via Klook, dyan po yun. Tapos ito yung mga presyo, oh, if ever, kung gusto nyo malaman yung prices. I-pause nyo na lang, ha? Ayan po yung mga presyo. So, 3-day pass, 5-day pass, 7-day pass, tapos ito, 4G SIM. Hanggang pababa, para makita nyo. So, if ever, kung gusto nyo bumili, is mas mura sa Klook. Tapos may discount pa, di ba may discount code akong Paul Ivan Klook para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Tapos, tulad na sinabi ko sa inyo, di ba sinabi ko sa inyo, kaya ako bumalik dito kasi nanalo ko sa Lucky Land. Though ngayon, hindi na ako nag-register, pero ito po yun. Pagka dito kayo sa Kaohsiung, dito nyo makikita, ayan, 5,000 Lucky Draw. Yan yung napanalunan natin. So, mag-register kayo doon sa mismong website. So, yung link o yung mismong URL, ilalagay ko dito sa screen. Tapos, dyan sa description para makita nyo. So, yan po. Pipili lang kayo ng points kapag ka-inscan nyo yung QR code nyo. Then, ayan na. Tapos, dito sa side dito, ayan, as you can see, meron dito mga area kung saan pwede kayong kumuha dito ng mga pamphlets. Ayan, mga tourist map. Ayan, mga English. O, diba? So, tumingin tayo ng para magugustuhan natin. Para if ever, kung meron tayong gustong gawin. Parang ito, may English ako nakita dito ang Kaohsiung. Wala palang Kaohsiung. Nakita ko lang Taichung. Ayoko naman mag-Taichungan ngayon kasi katataichung lang natin ng multiple times. Joke, 2 times lang. Tapos ayun po ang ATM. Dalawang ATM dito. So Taipei Fubon Bank and Mega Bank. Actually, ang maganda dito, Cathay Bank. Kaya lang wala dito ngayon. So, hindi ko alam kung paano gagawin natin. So, mag-withdraw na muna tayo dito. I think, konti muna i-withdraw natin. Parang ang gusto ko muna i-withdraw is worth 10,000 pesos sa atin. So, parang 6,000 yon na NTD sa kanila. Ayan, so mag-withdraw na po tayo. Ang gagamitin nating card, again, GCash card. Yan yung lagi natin ginagamit. Noong una, actually, to be honest, ang akala ko ang okay na gamitin na card is BPI. Kasi BPI yung lagi kong ginagamit dati. Pero, nung naging kaibigan ko na ang mga talagang mga travel vloggers at mga veterano talaga mag- compute ng mga rates, ganyan, conversion. GCash po talaga ang nangunguna. Pumapangalawa actually, GoTime, then Maya, pero GCash pa rin. Yung pinaka the best, okay? So, mag-withdraw na tayo ng 6,000 NTD. Let's go. Tapos kapag kami charges, sasabihin ko sa inyo. Okay, so mag-withdraw na tayo. Okay. Insert card. Then check natin. Let's go. Please wait for processing. I mean, while processing. Ay, may cash advance. Cash advance wala tawag dito. Transaction amount, 6,000 NTD lang po ang aking i-withdraw. Only one note, chuchu, okay, sige, 1,000 note lang tayo. Walang problema, okay, chuchu, word lang sa charger. Paano ba transaction? Okay, go na yun. Ayan, hintayin na lang natin. At ako eh, gusto ko na magpunta ng hotel, init na ako ngayon. Gusto ko na maligo. Ayan, nakakount na. Diba, nakakount na siya, diba? Ang cool. Ayan, so nakapag-video tayo ng 6,000 NTD, first money. Ayan, so gusto ko lang ipakita sa inyo na may family mart po dito. Diyan ako nagpunta before. Tapos meron din dito money exchange. Then, ito, meron dito information center. So dito tayo ngayon pupunta sa MRT bus stop area. So doon tayo sa MRT. Dire-diretso lang yan hanggang sa makarating tayo dun sa dulo. Diyan, pero ngayon iihi na muna ako. So dyan po tayo, MRT. And dire-diretso, naaalala ko pa yung nangyari. Diyos ko, Lord, napaka-init. Ang init ngayon dito. Ay, nakasumpal sa mukha ko. Grabe, para akong siopaw dun. Alam nyo, umuulan.
Eh, ang pinaka-hotel ko pa naman eh malayo dun sa mismong train station. So, ang mangyayari ay, kung talagang ulan ng ulan hanggang mamaya, eh mag-Uber ako from dun sa mismo Formosa Boulevard Station papunta dun sa mismong hotel ko. Ayan na, yung MRT station sa B1 na. B1 tayo. Ayan, dun na ngayon tayo sa B1. Tara na po, doon sa mismong train line. Kung init, ang init. Nararamdaman ko na agad kayo ng init ng ating pagpunta. Okay guys, so nakapag-cash in ako. So, dito ako nag-cash in sa over-the-counter. So, dalawa yung option yung nakapag-cash in. I mean, madami. Pwede din sa mga 7-Eleven, ganyan. Pero dito sa mismong train station, either dun sa mismong machine sa mga nandyan or dito sa over-the-counter. So, dito ako nagpa-cash in. And dalawa kasi yung card ko. Pinatanong ko muna kung magkano yung laman niya. And dito, minimum of 100 NTP ang pag-cash in, okay? So, ngayon, tara na. Let's go! Pasok na tayo. Yung ganito, itatap lang yung card. So, tap lang natin dyan. Yehey! Let's go! Guys, sumakay na ako dun sa mismong train station. So, dito, sasakyan yung red line. So, ayan yung itsura. So, red line. And, ang stop niya ay, how many? 7 stops. Kaohsiung International Airport Station hanggang doon sa Formosa Boulevard Station or nandun yung sentro. Okay, doon tayo bababa kasi yung binili nating hotel andun sa center, andun sa Formosa Boulevard area. Ayan, no, for your reference. Dito tayo sa Kaohsiung International Airport. Then 7 stops. Ang daming stop ko. Basahin nyo na lang yan. And dito tayo baba sa Formosa Boulevard Station. Okay, so andito na tayo. Ngayon pumunta na tayo sa B1F. Kasi B3F yung mismong red line platform or yung platform nang galing sa airport. And tara na dito sa Dome of Light or exit. Saan ba? Ito. Ayan, tignan nyo. Nasa likod ko lang mismo yung Dome of Light. Nakakatuwa. Wow! Ang pinakasikat na Dome of Light. Ngayon, papunta sa ating hotel is mag-exit tayo dito sa exit 1. Tignan nyo naman yung exit ko. Liuhe Night Market. Yan ang pinakasikat na night market dito sa Kaohsiung. Let's go. Halatang-halatang ayoko magutom. Doon talaga ako dumikit sa ganung klaseng mga attraction. Ah, tignan nyo. Ito yung lalabasan natin. Naalala ko na naman itong parang merong tabing na to. Ano tawag dito? Roof. Ayan. Actually, dito mismo, ayan o. Ito mismo yung dati kong hotel. Yung hotel na yan. Kaya lang, hindi na ako dyan mag-hotel kahit malapit. Dahil so far po, sa lahat po ng aking travel history, ngayon lang po ako nagka-experience na para medyo ma-horror-horror ang level dyan sa hotel na yan. Umuulan. Umuulan, guys. Like, literally. Tignan nyo, ah. Umuulan, oh. So, ngayon, mag-Uber na lang tayo. Kasi umuulan eh. Ah, doon nagpunta ako dito, meron ito dito. Hanggang ngayon, meron pa din. Nakakatuwa naman. Ito talaga eh. Ito talaga yung pundasyon at pagpapart ng mga pagta-travel eh. Ako po yung naglalakad. Ito lang gusto kong part sa mga traveling traveler. Nga, unang bili ko to dito sa Taiwan. Magmi-milk tea agad ako. Leng, walang English. No English? Ito na lang tinanong ko kung may English, guys. Ay, may English sila dito. And actually, hindi ko pa natitikman itong 50. Natikman ko na ba itong 50? Is it 50? What's the pronunciation? 50 o 4? What's this? How to say? Popo? Popo na siya. Popo. Ah, okay. Okay guys, ngayon, tanongin natin yung bestseller. What's your bestseller? Bestseller? Milk tea. Yeah. Bubble tea? Lime orange tea or number one and the milk tea. Yeah. Ah, black tea latte, yeah. Tapos milk tea. O sige, sa normal na lang tayo. Ah, ito milk. Black tea latte. Black one, large. Large, yeah. Sugar ice. Ice. Less ice. Sugar. Boba? Only little. Little, okay? Okay. Tapos magbayad tayo ng... Okay. Diba? Ginamit agad natin ngayon ang ating card. Nakakatuwa naman. Ayan, ang total 65. Grabe yung ating pagkakalito dito, ba? Okay, thank you so much, Sheshe! Kasi guys, may dalawa silang option. Ayan, no, coffee creamer na milk tea or itong milk. So, yung milk lang yung binili ko. Ayoko muna na may coffee something. Or milk din yan. Hindi ko alam eh. Nagkakaguluhan kami dito. Kita nyo nga, lapot na lapot na ako. Okay, so ngayon po, naglalakad po tayo dito sa kapaligiran dito ng mga neighborhood. Ano? So... Ayun po yung Liuhe Night Market. Actually, hindi tayo doon dadaan kasi may daan naman dito. I-search na lang sa Google Maps if ever kung saan tayo ng hotel na ibubook. Ang binuko pong hotel kasi dito ngayon ay Sky One Hotel. Napakalapit lang sa Formosa Boulevard. 700 meters lang. Though parang halos isang kilometro din yun. Pero malapit lang talaga, promise. Hindi naman ako naiinitan. Sadyang nanggigigil lang ako kung umuulan ngayon. Saka super safe dito sa Kaohsiung. Tignan nyo naman, no? Ang tahitahimik ng kapaligiran. Parang tipong walang manghahablot ng camera ko dito. Wala naman sa Google. Okay guys, after few minutes ng paglalakad, actually akala ko mas malayo pa. Ito na yung Sky One. Ayun o. Maganda pala yung building guys. Ayun o. Wait, ayaw ma-zoom. Ayan,
ganito yung building ng Sky One. Kaya ako lang nalaman. Dahil ayun o, Sky One nakalagay. Let's go in! Siyempre, tulad before, is sa separate vlog na lang yung mismong hotel and room tour, okay? So, tara na muna. Mag-settle na muna tayo. Sasabihin ko sa inyo mga kaganapan for the whole day.